Ang pamilya ng mag-asawang June at Corazon, masaya at tahimik na namuhay sa barangay Pakaka Pequeño, Amulung, Cagayan. Pero sa di naasahan, guguho pala ang kanilang mundo sa pagdating ng isang malagim na trahedya. Sa walong anak nila June at Corazon, katangi-tangi raw ang 14 na taong gulang na si Marivic. Sa murang edad, katuwang na siya sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Matapos ang buong maghapon, isa lang raw ang madalas na hilingin ni Marivic sa kanyang mga magulang. Tay, manonood lang po kami ng TV kila Kuya Deng, ha? O sige, pero bumalik kayo kaagad, ha? Huwag kayo magpapagabi. Ba? Pasado okay, alas 7 ng gabi noong atresyo ng Oktubre 2019, si Marivic muling nagpaalam para makinood ng telebisyon sa kapitbahay. Kinabukasan, 14 ng Oktubre 2019, sa kalapit na barangay ng Pakak Grande. Maagang umalis ang magsasakang si Leopoldo Salas patungo sa bukid. Pumunta ako dyan sa bukid. Tapos, nagpulot ng mga kahoy. Tapos, sa hindi kalayuan, may nakita akong short pants na nakasabit sa may kahoy. Nung lumapit ako, nakita ko na may taong nakatali. Sa pagdating ng mga tanod sa lugar, tumambad na rin sa kanila ang karumal-dumal na sinapit ng babae. Wala na itong saplot na pang-ibaba. Ang mga braso nito nakatali sa likod at ang masaklap pa, ibinigti ang babae sa puno. Ng mga sandaling iyon, si Mang Juan nagsimula rin maghanap sa anak na si Marivic. Wala ko sa bahay. Hindi pumunta dito. Ibig mo sabihin, kagabi pa wala si Marivic? Opo eh, hinahanap ko kagabi pero hindi ko rin siya nakita. Kaya ang alam ko, dyan nung natulog sa inyo. Sinabi ko na walang puso na nakatali pa. Hindi ko na nilapitan po sir. Nakita ko lang yung damit na kulay pula sir. Matras na ko dun sir. Kung nakita ko siya doon. Abot langit ang pagdadalamhati ni Mang Juan sa sinapit ng dalagitang anak. Ang pinakanasaktan ay ang ina na si Corazon, ang anak na katuwang nila sa buhay. Kinitil at rinatong masahol pa sa hayop. Ngayon, mabigat ang mga katanungan ng mag-asawa. Paano nasadlak ang kanilang anak sa ganitong sitwasyon? Ano nga ba ang dahilan para gawin kay Marivic ang karumal-dumal na krimen? At sino ang dapat managot sa brutal na pamamaslang? Ang Amulong Cagayan Police agad namang rumisponde sa lugar. Na secure na namin yung area, tumawag po kami ng assistance ng SOCO sa regional office para sa processing ng sa crime scene. Sa resulta ng post-mortem examination, asphyxia by strangulation ang direktang ikinamatay ng biktima. Batay pa sa pagsusuri, may mga palatandaan na hinalay pa ang biktima bago pinaslang. Ang mga pulis, ito rin ang nakikitang motibo sa karumal-dumal na krimen. Sa unang tingin ko po, talagang ginahasa bago pinatay. Malakas na yung kutob namin na nandun lang, tagaroon lang ang gumawa. Kasi alam niya kung saan niya dinala yung bata. Sa pinakabrutal na krimen sa bayan ng Amulong, Cagayan, sino nga ba ang may sala? Tumutok sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN, Scene of the Crime Operatives. Sa brutal na pagpatay sa 14 anyos na si Marivic, ilang kalalakihan ang inimbestigahan. Gayunman, ang tunay na may sala hindi pa rin natukoy. Pero halos kasunod lamang ng nangyaring krimen, isang lalaki pala ang biglang naglaho sa lugar. Na sinabi na umalis, na walang paalam itong si Gilbert Battuelo. At sinabi kung pwede imbestigahan namin. Si Gilbert Battuelo, 41 anyos, di na nahagilap saan man sa barangay Pakaak Pequeño, Amulong, Cagayan. Ayon kay Chairman Sotero Magudayaw, tahimik at mabuting residente raw ang mama
Mabait naman eh. Wala naman bisyo. Uminom naman, kaya lang hindi naman pumunta sa mga kapitbahay na nakipag-inuman. Pero katakatakarawa ang biglang pag-alis ni Gilbert sa lugar. Kaya nga, nagtanong-tanong siya. Kasabay noon, umugong rin daw ang usap-usapan na si Gilbert ang gumawa sa karumal-dumal na krimen. Buong dito sa amin, hindi kami maniwala na siyang gumawa. Uncle! Pero paglaon... Ano balita? Nakasong si Gilbert? Opo, umamin po siya. Siya daw po may gawa na krimen. Sigurado ka? Siya daw ang gumawa. Uncle. Totoo ba yan? Oo. Pero ayaw niyang umuwi. Gusto niya daw ikaw ang sumundo sa kanya. Kasi tawagan mo para makausap natin. Sige po, Uncle. Kinausap ko, Sir. Gilbert, totoo ba na ikaw gumawa dun sa bata ka? Oo, Uncle. Mag-surrender ka na lang. Akong bahala sa iyo. Siyempre, para... Gilbert Battuelo, sumama ka sa amin. Oo, sige, tutulungan ka. Tulungan mo ako, Uncle. Oo, sige. Alas 8 ng gabi, noong October 17, 2019, tuluyan na nga sumuko si Gilbert sa mga otoridad. Doon namin po kinuha sa nasabing po, yung suspect. Sabi niya, talagang nakukonsensya na siya. Hindi na raw siya nakakatulog magmula nung nangyari yung krimen na yun. Inamin po niya na siyang may kagawan sa pagpatay at panghalay doon po sa bata. Nakausap rin ang inyong ABS-CBN SOCO si Gilbert. Maging sa amin, inamin rin niya ang krimen. Sige, konserta, siyempre. Inaamin ko yung nagawa kong kasalanan, sir. Nung gabi na yun, sir, nakainom ako ng konting alak. Tapos nung nakainom ako ng konting alak, parang iba na ho yung takbo ng isip ko. Uncle, samahan mo ako. Samahan? Saan? Doon, sa bukid. Tinawag daw siya ng bata na may pupuntahan. At pumayag naman, siyempre nakainom itong suspect. Naglakad-lakad sila hanggang makarating doon sa pinangyarihan ng krimen. Dala ng labis na kalasingan, nagawa niya ang panghahalay. Nung nandun na sila, doon na nagkumpisa yung panghahalay niya sa bata. Depensa ni Gilbert sa amin, di raw niya pinuwersa ang biktima. Sa kuman, sir. Sa bukit, sir. Inalis yung sapin. Sa pin na, sir. Yung short pants. Pero anuman ang buong katotohanan, nang gabing yun, ang sitwasyon ay humantong sa pagpatay kay Marivic. Na sinakal. Hanggang nung maghihina na yung bata, dinitawan niya, kumuha siya, nakita ang may kalabaw na nakapastol doon, kinuha po yung lubid doon, at yun ang ginamit niyang pantali doon sa bata. Yung kastap yung ito na siya. Sinakal, tinalian, tapos sinabit, sir. Sa puntong ito, nagmadali ng tumakas si Gilbert. Ngayon, punong-puno ng pagsisisi si Gilbert, humihingi siya ng tawad sa nagawang kasalanan. Tapos, nagsisisi pero nangyari na po. Mag-sorry na lang ako, sir. Ang mag-asawang June at Corazon, di naniwala sa sinasabi ni Gilbert sa kusang pagsama ni Marivic sa kanya. Hindi ako maniwala po, sir. Nagkano'n ang gawin ng bata. Sa kanilang pag-iisip, persahang dinukot si Marivic. Sa pagpapatawad naman na hinihingi ni Gilbert, hinding-hindi nila ito kayang ibigay. Hanggang sa kasalukuyan, puot ang kanilang nararamdaman sa kanya. Nagalit po ah. Kasi siyempre, ganun naman na ang anak ko. Masama talaga siyang tao, sir. Ba't niya nagawa yun, pamangkin pa niya. Sakit po. Masama po, sir. Dahil ginawa na po, sir. Parang anak na din yung sir eh. Kaya masama po siya. Galit na galit po ako, sir. Hindi ko naman maano yung galit ko sa kanya, sir. Kasi may wisti siya naman, sabi nila sa akin. Ngayon, higit sa lahat, ang nais nila ay pagdusahan ni Gilbert ang ginawa nitong mabigat na kasalanan. Sana ganun din ang dusa niya po sa kulungan po, sir. Anong ginawa niya sa anak ko? Gusto kong pupunan para tumahimik naman yung anak ko. Namiss mo ba ang mga palabas ng SOCO nung nakarang Sabado? Pwede mo itong mapanood dito.